paggunita sa lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na umabot sa halagang 4,000 pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog sa pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipinalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nananatiling mga Diyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala, ginawa niya ang paghandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ay pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Hindi. Sa lahat ng ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.